Pangalawa, eh bakit nga, Father, eh pinagbawal ng Panginoon na magtawag ka ng Father, na magtawag ka ng Rabbi, na tawagin mo ang sino man sa lupa na teacher. We have to read or understand the last part of the gospel in relation doon sa unang bahagi. There is an abuse. There is a violation. If there is an abuse or violation, we have to impose a prohibition. If there is an abuse or violation, we have to impose a prohibition. Ibig sabihin ng prohibition, ipagbawal. Halimbawa, meron kayong internet sa bahay. Okay, ang sabi ng nanay, papatayin na ang internet sa alas 10 ng gabi. Bakit papatayin ang internet? Kasi gabi na kayong natutulog kay internet. Ano sasabihin ng anak? Abay, si nanay, gabi naman po talagang natutulog. Pilosopo ka. Ibig sabihin, nung gabi na kayong natutulog, inaabot kayo ng alas 2, alas 3, alas 4, diyan sa pag-i-internet ninyo. At pagkatapos gigisingin kayo sa umaga, ayaw naman ninyo bumangon. Ay, papasok na kayo. Hindi ho ba? So, may abuse. May violation. We prohibit. Ipagbawal mo. Para maayos yung, maiwasan yung violation or mapigilan yung pagkakomit noong abuse. So pag ganoon, ibig sabihin, kung tutuusin sa simula, hindi masama. Hindi masama ang tawaging rabbi, tawaging teacher, tawaging father, so long as there is no abuse. There is no violation. Hindi ho ba? Ngayon, kung hindi nyo kayang pangatawanan, iyang pagtawag sa inyo ng guro, ng father, ng rabbi, wag na lang kayong patawag. Iyon. Okay? So, that will explain why it is prohibited by the Lord. Because the teacher, the rabbi, the father, ay hindi naman ginagampanan o isinakikilos yung dapat nilang gawin bilang mga tagapagturo. Hindi masama yung itinuturo nila, actually. Ang sabi nga ng Panginoon, gawin ninyo ang kanilang mga itinuturo, pero huwag ninyong tularan ang kanilang mga gawa. So, regarding the question, bakit nga tinatawag ninyo na Father? Sabi nga ng Panginoon, huwag tumawag ng Father. Pero, kung tutuusin, doon sa kanilang kongregasyon o doon sa kanilang sekta, meron naman din silang ibang tawag. Hindi nga lang Father. At least hindi namin tinatawag ng Father, masyado namang literal na pangunawa iyon. At itawagin mo na lang kaya kung ang namumuno sa inyo ay si Raymar Olila, tawagin mo na lang Mr. Olila. Pwede ba? Alam mo ninyo, wala lang din naman akong problema doon. Pero anyway, na-establish natin yan. Walang masama sa pagtawag ng ganun. Kaya lang ipinagbawal ng Panginoon ay sapagkat hindi na pangangatawanan nung tinatawag na rabbi, na teacher, na father, yung kanilang titulo. Okay? So hopefully, napangangatawanan natin. Well, hindi malayo yan sa karanasan po natin, sa pamilya. Tatay, nanay, lolo, lola. Mahalaga rin integrity nung tatay, nung nanay. Kasi nag-i-impose din tayo ng mga turo Hindi ho ba? Oo. Kaya tinitingnan din tayo ng ating mga anak. Ani, pagsasabihin ni tatay, bawal, huwag ka mag-iinom. Masamang mag-inom. Si tatay, lagi namang lasing.
Huwag kayong magsusugal. Masama nagsusugal. Si nanay, lagi naman nagtotong its. Palagi ang taya. O kaya ngayon, nawawala yung moral authority natin. Hindi na lang natin sinasabihan. At kasi baka mabalikan pa tayong, oh, ikaw nga po eh. Ikaw nga po eh. Sabihin sa'yo, ano, iimik ka pa. Yan. Sabi dun sa paksa, walk the talk. Hindi lang kami yun, ha? Mga magulang. Yung mga guro din sa paaralan. Yung mga may umahawak ng mga ganong gampani. Hindi ho ba? Saan ba tinitingala tayo ng mga bata eh? Tinitingan tayo ng ating mga anak. Abay si nanay. Sabi, wag daw mag titiktok. Siya naman itong TikTok ng TikTok. Kaya mga ganun. Okay? Yun.